Nag-post kamakailan sa Facebook si Lori na nananawagan sa anumang maibibigay na impormasyon tungkol sa kanyang anak na di umano kinidnap. Pero ang nakagugulat dito, 19 taon o magdadalawang dekada na pala mula nung nawala ang kanyang anak. 2 taon lang daw noon ang anak ni Lori. Nagbabakasakali siya na sa pagkakataong ito, baka magkaroon na ng liwanag kung ano ang talagang nangyari sa kanyang anak na si Earl. Lori, paano mo naisipan na social media na lang ang pwedeng makatulong sa kasong ito? Kasi para sa akin, pinakamataas na po yung NBI. And wala na po silang makuwang lead or anything to help us. So inisip ko po na siguro po na social media na lang ang pwede ko pong hinga ng tulong. February 16, 1995, isinilang ang pangalawang anak ni na Lori at Ernest, si Earl. Bilugan ang mga mata nito, palangiti, at napakamasayahin daw. Si Earl actually hindi batang malikot. At talaga nasa loob lang siya ng bahay, masaya na siya noon. Nanood ng TV, napakatalinong bata. Ang dali niyang turuan, hindi mahirap pakainin. Ngunit ang lahat ng ngiti sa isang iglap, napalitan ng pighati. May 27, 1997, nagsimula ang kanilang bangungot. Pumanik sila sa room, binigay nila sa akin yung flowers. His happy face was so vivid to me na pumalakpak pa siya. And then he said, "Mami, yung Mimi." And then he wanted to get some more flowers. He asked his ate if he could get some more. And then so they went out. Little did I know that it was going to be the last time that I'm going to see him. Patty rushed back to the room looking for Earl. And told Patty, "Bakit mo siya hinahanap sa akin? You were together outside." Patty said, "Mom, I could not find him." So I rushed downstairs and we all looked for him. We were living in a compound, all gated. It was impossible for him, for a 2-year-old, to go out all by himself. Especially yung gate namin, medyo mabigat. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap daw sila ng tawag mula di umano sa mga kumidnap kay Earl. Asking for ransom. 5 million. Ang dangtanda ko sinabi ng asawa ko. Parinig ng boses ng anak ko. Ang sagot daw nung kausap niya, "Hindi pwede, tulog na. Hindi ka ba naawa sa anak mo, iiyak." Ang sabi ng asawa ko, "No, parinig." Sunod-sunod pa ang mga tawag na natanggap nila. Gusto mo marinig? Ito. I don't know if it was Earl. All we're hearing was a boy screaming. I was so helpless and I would just please stop. Parang awa niyo na, tama na. Tigilan niyo na yung bata. Nakikiusap ako na please stop. Maawa na kayo. It went on for days. Ngunit lumipas ang mga araw, linggo at buwan, hindi pa rin naibalik sa kanila si Earl. Hanggang inabutan na sila ng bisperas ng Pasko noong 1997. May tumawag sa amin, sabi sa asawa ko, "Total Pasko naman, ibabalik na namin." Binigay yung direksyon, they told my husband to wait for the 5-6 mass, and after the mass, they would return my son already. We were hoping against hope na totoong isosoli yung anak namin. Imagine, 5-6 ang sinasabi nila, pero 3 o'clock nandun na kami. Talagang hindi kami pumipikit. Lahat ng dumadaan talaga nakadilat kami. Yun pala ang una sa maraming mga Pasko na hindi nila makakapiling si Earl. Pero sino ba ang makakagawa nito sa isang maliit na bata? Ang di umano dukutin ito at ilayo sa kanyang mga magulang. Nasaan ang kanyang konsensya? Ayon sa investigasyon ng NBI o ng National Bureau of Investigation, ang posibleng suspect sa pagkawala ni Earl, ang
ang mismong yaya ng bata. Tinanong ko lang kami sa bahay. They said if Earl has nanny, and he said yes. Tapos they were looking for her. Sabi ko, she went for a vacation. Tapos ang tinanong nila, kung maayos ba daw yung paalam, sabi ko, yes. Pagtingin namin, yung plastic bag na yon, isa na lang pala yung damit. Yung mga kasunod, basahan na. Tapos yung papalalim na ng palalim, dyaryo na, mga papel na. NBI investigated the nanny. 4 days, binantayan yung kilos niya. Until the time na in-interrogate siya. Of course, wala sa kanya yung bata. Sino naman ang mag-iingat ng bata sa kanya? Dahil alam naman niya masusundan siya dahil rekomendado siya ng maids ng mga tita ng asawa ko. Makalipas ang 3 taon, dahil hindi raw sapat ang mga nakalap na ebidensya sa kaso ni Earl, idineklara itong cold case. Walang gaanong nangyayari, parang dead end. Dahil sa nangyari, labis na naapektuhan ang pamilya Dolyente, lalo na ang nakatatandang kapatid ni Earl, si Patty. Pasokan ng grade 1, nag-decline yung grades niya, naging tahimik siya. Yung mga napakahirap na part na meron pa rin kaming batang kailangan isipin ni Chis Patty na kailangan niya mag-celebrate ng Pasko, na parang feeling namin hindi niya rin kayang mag-celebrate. Pinilit ni Patty pumila sa Santa Claus. Siguro iniisip niya dahil bata siya, pwedeng mag-wish. Piniyagan ng mga tita kahit ang haba ng pila. Tapos nung turn na ni Patty, siyempre bata, mababa yung table. Nung sinusulat niya na yung wish niya, nabasa ng tita niya yung sinusulat niya. All Patty wished for was for Earl to come back. She said, Santa, I wish for my brother to come back. Nothing more. No wish for herself. Sobrang na-guilty ako sa bilang ate. Kahit 7 lang naman ako noon. Siyempre, alam mo pa rin yung responsibility mo bilang nakatatanda doon sa kapatid ko. Simpleng naglalaro lang, hindi ko mabantayan. So, siyempre, nakaka-guilty siya. Earl, kung nasan ka ngayon? Sana masaya ka. Sana napalaki ka ng tama. Gaano man kahirap, pinilit nilang mabuhay. 5 taon matapos mawala si Earl, nabiyayaan ang pamilya ng isa pang anak, si Carlos. Ang kanyang paghihirap at pasakit, lalo pang nadagdagan. Nito lang daw nakaraang taon, nung na-diagnose si Lori na may stage 4 lung cancer. Ngayon, higit kailanman, nais daw niyang makita si Earl. It must be hindi lang doble siguro, hindi lang triple. Yes. Ang hirap sa'yo kasi yes, you have cancer. Sabi mo raw na ito na lang yung wish mo? Yes, yes, it's my only wish. Makita si Earl. Yes, yes, that's my only wish. More than my healing. Bilang mami, gusto ko bumalik siya. Makasama namin. Kasi with my sickness, everything's fleeting. One moment you're okay, the next you're not. And doon sa part na yon, realistic ako. Pag nagdadasal ka, Lori, anong sinasabi mo sa Diyos? Lagi kong prayer, huwag pabayaan ang asawa ko, ang mga anak ko. Yung mabalik si Earl. Yung makita kong gumraduate yung bunso ko, ikasal yung panganay ko. Pero yung makita ko si Earl talaga, yun talaga ang prayer ko. Kasi yung healing ko, ang dahil ang nagdadasal para sa akin. So, kung prayer ko ang tatanungin, yung bumalik si Earl. Mas sumasakit habang tumatagal. Iniisip ko araw-araw, kapag-aral ba siya? Saan siya pinag-aral? Anong klase siyang batang lumalaki? Was he guided?
Maayos ba siyang nag-aaral? Maayos ba siyang bata? Ito po ang itsura ng anak ko when he was 2 years old. So medyo kahawig po siya ng asawa ko, ng daddy niya. So most probably, malaki po ang similarity nilang dalawa. So baka kamukha mo Ernest na yan, yes. Si yes. Earl, no? Yes, kasi yung 2 years old picture niya, pareho rin eh, magkamukha sila eh. Yun yung iniisip namin na maaaring magkamukha sila by now. Earl, anak. Here's mommy. Your real mom. I don't know if they call you Earl, but Earl is your name. Please, anak, mommy is sick. Come back to us. That's all we pray.